everyone. This is P. Arcangel filling in for Howie Severino on the Howie Severino podcast. And today we have a very special guest, someone very dear to me, someone I've known for the past few years, for several years now. And I'm sure you all know her. You see her every morning on GMA7. And then you hear her on the radio also every morning on DZWB. And you see her every lunchtime on GTV. I'm talking about none other than Miss Connie Season. Hi, Connie! Hi, hermana! How are you? Hermana! Mi hermana con otra mama. I see, por qué? Anong first TV job mo? First TV job? Well, alam mo, pi grabe. I was a walk-in applicant for Channel 9. At ano yun fresh out of ano yun, yung pag-aaral mo. Ano to eh, kasi I took up BS Psychology. Pero parang nalilito ako, parang hindi ko alam kasi I wanted to put up a preschool that time. Nung hindi pa uso yung preschool. Ha? Kasi talagang parang ano ba to? Parang nakakahiya, hindi ko alam. Kung bakit ito yung kinuha ko, parang hindi naman yata ang for me. Parang ganyan. So sabi ko lang kay God, nagdasal ako, Lord, please guide me kung where I should be, sabi ko. Kasi di ko talaga alam. I'm really, really, I really don't know, sabi ko. Really, really confused. Tapos, paglabas ko ng sala, naka-on yung TV. Tapos may newscaster. Tapos nag-newscast siya, di ba? Sa Channel 9. Sabi ko, ganda-ganda naman ng newscaster na to. Tapos sabi ko, ganun, parang gusto ko maging newscaster. Ganon. Tapos ang ginawa ko, nag-draft ako ng ano, ng resume. Resume. Oo. Tapos, ang pinaka-practice ko lang, nagbasa ako ng dyaryo. May mga dyaryo pa dati, di ba? Malalaki pa. Ganun pa naman ngayon. Oo, online na kasi ngayon, di ba? So anyway, yun. Just practice-practice lang ako. The following day, pumunta ako sa Channel 9. Doon ako nagbigay ng resume ko. Ang kapal lang, di ba? Nag-walk-in lang. Walk-in lang talaga. Teka, nung sinabi mo nagbasa ka ng dyaryo, ano yun? Parang binasa mo sa harap ng salamin. Na parang nag-newscast ka rin. Walang salamin. Basta ano lang, basta binasa ko lang, tinignan ko lang kung kamusta diction ko. Kung okay ba naman, kung kaya ko, yung mga ganyan, di ba? So anyway, pagkabasa ko noon, sabi ko, sige na nga, try ko na lang. Kasi what's the worst that can happen? They'll just say no to me. And if it's not really for me, okay lang, parang ganyan. Oh, in other words, hindi nila ako tinawagan. After the interview, hindi nga talaga. Tapos, what's funny, kasi sabi ko, hindi talaga meant. Ganon, di ba? So, parang nag-business-business ako, ganyan. Tapos, when I was in SM, yung North EDSA, yun pa yung pinakamalaking mall dati, wala pa yung mega mall. Binalakad ako, imagine mo naman, of all places, di ba? Tapos, nakita ko yung nag-interview sa akin sa Channel 9. Sabi niya, oy! Sabi, we're trying to get in touch with you. Sabi niyan ganon. But ano, we couldn't ano, find your number. Parang lahat nung binigay mo number, wala. Tapos dati kasi snail mail lang naman, di ba? Wala pang email na matino. Sabi niya, I wanted you to come back and ano, try out again. Sabi niya, ah, ganun po ba? Tapos na-realize ko why she couldn't contact me. Kasi a week after, yung buong Marikina, nag-change ng number. So, okay, kasi landline pa yon. Oh, from 687. Tanda na talaga landline. Yung mga itim pa yung... Oo, may handset. Tapos tapos bilog pa yung pang-dial. Dial ka, di ba? From 687, naging 947. Yung buong Marikina. So that's why they couldn't get in touch pala with me. So parang sobrang happy ko. Parang, wow, may chance, may chance. Tapos bumalik ako. After, yun nga, the following day, tapos nasabi nilang ganun, okay, you try reading the prompter. Yung time na yon, yung kanilang prompter, mano-mano pa eh. Parang, ano talaga? Oh, parang ilulusot mo yung papel dun sa ano. Mano pa, oo. Tapos, di nagbasa naman ako, okay naman, ganyan. Tapos they said, the boss was asking me, na kasi that was 2 p.m. Tapos sabi niya, can you make it back at 5? Oh, sige po. Sabi kong gano'n, for the newscast na, ha? Kasi, wow! Yun na, newscast na agad. Kasi meron silang newscaster that was on leave. Tapos, kailangan nila ng parang co-anchor ni Shello Villaluna
na okay, Michelle Villaluna, who's with PAL now. Yeah, oo. So she was the newscaster of Channel 9 then. So nagsabay kaming dalawa ngayon, ganon. Tapos she was very, very nice and kind and talagang guiding me. Kasi imagine mo naman, nagbasa lang ako ng dyaryo kahapon. Kinabukasan, nandun ako sa TV, di ba? Grabe yun. Question ako. Mabait ba sa'yo yung ibang mga reporter na nasa field? Kasi syempre pag nakita nila, ay maganda, okay. Tapos pero, bago. Mabait naman, pero may mga rin sa gilid. Mabait naman sila lahat, pero parang feeling ko bakit naman kasi yung gano'n. Tapos ano, may mga times kasi na ginawa nila since medyo ano pa bagong-bago lang ako noon. Mas pinapa-cover nila ako for mga feature stories, 'di ba? Like mga opening of restaurants, mga ganyan. So ang mga suot ko noon, mga 4 inches heels and mini skirt. Yung mga pang ano pang kasi pang opening ng restaurant eh. Mga, wow! Grabe naman yung naka mini skirt at heels sa coverage. Hindi naman mini, hindi naman micro mini. Ibig sabihin ko mini na kasi ano, 'di ba? Above the knee. Naka-dress ka o ganun. Tapos although ayun, basta nakakatawa lang kasi pinag-cover nila ako sa Rojas Boulevard for an opening. Napunta ako ngayon sa Channel 2 because of that particular time. Kasi that time, 1998, I think. O, mga 1998, biglang tumatawag. Ganito pa kalaki yung radyo eh. Yung parang pangkaskas ng yelo. Yung... oh, heavy duty talaga yon. Tumawag ngayon yung central desk, di ba, ng Channel 2. Sinong nasa Rojas Boulevard? Naghahanap sila ng crew malapit. Walang sumasagot. Sumagot ngayon yung cameraman ko. Kami po. Sino to? Sa Studio 23 po. May reporter ba kayo dyan? Meron po. Sino? Ah, si Connie. Ganito po. Marunong bang mag-Tagalog yan? Ganun ako na nila. Kasi maputi. Tapos, di ba, English newscast. Ganun. So, parang, tapos anyway, yung pala kasi, dumaong dun sa Rojas Boulevard, yung MV Princess of the Orient, yung maraming bangkay na, di ba lumubog kasi yun? So, yes. So, nandun. So, yun yung parang naging break ko for hard news, to do hard news. Oh, so, ano yung pakiramdam mo when you had to go there? Kasi syempre, sabi mo, coming off doing feature stories, di ba? Tapos, such a big story, tapos for the main network pa. Right, oo. So, initially, parang kasi, di ba, parang it was urgent, no, we had to go. Wala akong choice. Sabi ko kasi, 4 inches yung heels ko, nakadress ako, pang-opening ng restaurant ang suot ko, tapos aakyat ako ng barko. So, ginawa ko, tinanggal ko yung heels, di ba? As in, sinira mo yung sapatos? No, tinanggal ko lang, nagpaana ako. Ah, okay. Nagpaana ako kasi nandun yung mga bangkay sa taas, no? Tapos, ano, syempre, it was so, well, gory in a way because nalunod, tapos bloated. And it was, I cannot forget yung first time kung nakakita ng mga patay. At mga, ha, marami. So, yun. So, I went up, tapos wala na akong ano, tinanggal ko yung shoes ko, paakyat eh. Diba? Kasi masitisod ako. Oo. So, saka ako na, parang binalik ko siya pero... parang kailangan tanggalin mo na rin kasi puro bangkay din yung nandun. So, nakuna namin. Tapos, pinag-report ako. Doon na. Noong nag-report ako for live, parang pinatawag ako ni na Kabayan, Noli, and the other bosses. Parang to talk to me. So, iniisip ko, may ginawa ba akong mali? Kasi, syempre, di ba, rookie reporter, parang ano bang ginawa ko, parang gano'n, papatawag ako. Yung pala, they were going to interview me para kung gusto ko nang lumipat sa main channel, sa Channel 2, kaya ako napunta as a reporter. Kasi, naalala ko, nung pagkatapos kong interview, parang tinest pa ako ulit. Sabi ng gano'n ni Kabayan, Mirna, sabi niya gano'n sa isang EP, bigyan mo nga ito na mahihirap na Tagalog, tapos ipag-voice mo, gusto kong marinig kung kaya niya. Eh, matatas naman ako ng Tagalog. So, in all your years as a field reporter, as a news anchor, dami mo nang naging memorable coverage, I'm sure, not just yung MV Princess of the Orient. Ano yung mga coverage na talagang tumatak sa'yo? Well, yung ano, yung EDSA bus ban, 'di ba? Diyos ko, parang sasagisaan ako ng mga bus noon, pero
Parang may, parang nagtatrans ako pagka nagko-cover ako. Naalala ko yun. Nawawala ako sa sarili ko pagka nagko-cover ako. Talagang parang feeling ko, ang laki ko. Parang mas malaki ako sa mga booths. Kaya huminto mo na kayo, dadaan ako. Tumawid para lang mag-cover ako, di ba? Kasi nandun nagkakagulo na kami, di ba? Kailangan namin mag-unahan, ma-interview si then President Arap. So, andun na siya. So, as in, literal, tumatakbo ka, di ba? Yung gano'n. Yun yung mga hindi nakikita kasi, di ba? Yung akala nila it's all glamorous na nandiyan ka, nagko-cover ka. Pero as a reporter, talagang tatakbo ka, makikibox out ka ng ibang mga reporters para mauna dun sa subject mo, yung mga ganyan. So, yung mga ganyan. Yung Elsa Bus Band, of course, there's the Royal Wedding. Akala nila. Ah, yes. Nako, parang isang napakagandang coverage yun, di ba? Parang because you think na, oh, Royal Wedding, parang very historic. Yeah. What was the feeling nung unang sinabi sa'yo na, oh, Connie, ikaw mag-cover ng ano, Royal Wedding? Ay, nako, I was so, siyempre, ano eh, talagang touch, no? Na parang, nako, naisip naman akong mabigyan ng, ano, kasi it's a, parang for me, parang it's more yung trust, di ba, na binibigay sa'yo. So, ang saya-saya-saya ko noon, talaga. Gustong-gusto kong mag-cover. And more than that, it's the feeling na you're being trusted to cover something as big as that. Hi, I'm Howie Severino. Check out the Howie Severino Podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms.